ito ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines online TV broadcasting, a social media network live TV production, modern technology broadcast media, simultaneously on Ustream.tv, Facebook Live and YouTube Live. Kauna-unahan, umagalang live video online TV live streaming sa bansa. Nakdir na napapalabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar walang kuryente basta may baterya at signal, mapapanood na natatangin broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagat, walang ikot, no battering. Pinoy Rapido Intermedia Philippines online TV broadcasting social media net. This is Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts. Broadcasting from Barangay Barrera, Cabanatuan City. Mula noon hanggang ngayon, sa mahigit na 10 taong paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Diaryo ng Bayan, Radyo Diaryo at live streaming para sa Pilipinas. Suma sa inyo ang Pinoy Rapido Radyo Diaryo, kabuuan ng mga balitang naganap sa loob at labas ng ating bansa sa nakalipas na 24 oras. Hatid sa inyo ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines at 108 FM. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Romel Roque. Napakahusay na BBM supporter at founding chairman ng Tiger and Aguilas Solidarity Foundation Club. Mula po na makaibigan, kundi ang mamalaki ng bayan sa bagong Tiger and Aguilas, Dr. Arvito Silvang, sir, at ang pangangalo, sir. Sir, kumusta, sir, ang inyong pinagkakabalan nito? Actually, ang mga pinagkakabalan natin ngayon doon sa ating mga chapter club, tayo para ma-implement po natin yung mga licensing program, especially sa mga farmers. Yan ang ating pinupus nyo yun dahil yan ang gusto ng ating gobyerno, lalo na ng ating sayang. At higit sa lahat, yung mga OFW na nasa ibang bansa na humihingi ng tulong, yung po ang isa sa mga pinagkakabalan natin na tulungan sila, lalo na yung mga nakakapit, no, na gusto na makauwi at hindi nakakadirekta sa ating gobyerno sa Embahada. Nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na ilapit po rito sa ating, ating mga embassy at sa ating sa OWA o POA at hindi po tayo nila pinabahiya. Marami na po tayo napapakuwi. Marami na tutulungan na ngayon po ay narito at kasama na po. Sir, balitang-balita yung inyong ipahayag doon sa nakaraang mask taking dito sa lugar ng Manila, Palasyo Manila. Ang mayroong budget na nakanaan para doon sa mga kapitan, mayro, engineer, governor, yun ba'y para lamang sa mga member ng team? Actually, sa lahat po yan, yan po ay tinatawag ng Mandala Law. Yan po ay binigay sa mga kapitan, mayor, at sa ngayon po, yun po ang isinusulong ng ating organization ng Tiger Aguilas na magkaroon po talaga sila yon. At karapatan po nila yon dahil yun po ay batas at ipinagkaloob po sa atin yan ng ating kaibigan na magkaroon po tayo ng makikibahagi, no? Maging mapagbantay, matigit sa lahat, makatulong sa pagbibigay ng anumang proposal na pwede natin padala sa ACTV. Okay, sir. Tapos sir, dito ng bayan, saan galing yung po? Actually po, hindi po talaga ng gobyerno yan. Gagaling po yan sa ating gobyerno dahil yan po ay Mandala Sulo. Na matagal na pong panahon yan na nagkaroon po ng pagsasabatas dyan at ang aking pagkakain rin dyan, pagkakaunawa, yan po ay inaprubahan na at maaaring ma-implement yan sa tulong lang ng mga gagawin natin visibility study para maipamahagi yan po sa mga barangay at sa mga local government unit na maaaring pumakaya. Mga kailan, ano nga panahon kaya maaaring mapanggap ito ng ating mga mission? Actually, yan po yung aming pinagpupulungan ngayon na Chief Louie, nila General Arcilla, sa panahon ng pagpapaano po na makapagsubmit ng feasibility study at para po mabigyan po ng pansin
atin po silang tutulungan na mailapit po sa tamang ahensya yung kanilang kahilingan. About feasibility studies, sir, kanino i-address itong feasibility studies para sa mga projects? Siyempre po, sa ating approve po, meron lang tinatawag na session ng barangay, endorsement po na ng mayor, going po sa ating, kung anong departamento ng ating gobyerno ang magbibigay, doon po nila i-assess siya. Kung PWH, dahil kung Kimbra, di po PWH. Kung ano pong area o, ahensya, doon po nila i-address. Kaya po doon sa feasibility study, pinag-aaralan po namin para matulungan po yung mga barangay captain na dito nyo po i-address at para po tama yung ahensya pa. Tama ba sir na na-roll out yung sa kapitang ay dito at sa menu ay pwede sa government ay support budget para sa mga ayun po ay inaayon sa Mandaras no. Kung po namin binibisya, dahil ayun po ay nakalagay doon sa batas na yan. Okay sir, maraming salamat sa pagpapunlak ninyo sa aking tanayan. At si Ma'am Janet ay may katanungan, magbigay isang tanong. Kailan, maraming gusto po sir, dandan sa ating mga pagpapunlak. Maraming salamat po, lalo na mga tiga-tiga siya, Chapter Club, at Tigila. Napaka-sipag ninyo at magtulong-tulong po tayo dahil anumang bagay na maaari natin mapagtulungan, maabot po natin ang nais natin. Lalo na po yung mga itutulong natin sa mga maliliit na tao na wala po silang kakayanan at umaasa. Bigyan po natin sila ng pag-asa. Tayo po ang maging daan at instrumento para sa kanila. Sa po, maraming salamat. Ito pong napanood, napakinggan ang ating founding chairman ng Tiger and Aguila Solidarity One Nation Club, Dr. Carlito Silvano. Ito pa rin po ang inyong kaibigan kasama sa Latakuna. Sasama natin ang mga tiga. Piloy Rapido, Romel Roque. Yes. Sumain nyo ang Pinoy Rapido Radyo Diaryo. Mainig muli sa ganitong oras at himpilan dito naman sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM. Yung tagapagbalita, Romel Roque. Pinoy Rapido Intermedia Philippines Online TV Broadcasting, a social media network live TV production, modern technology broadcast media, simultaneously on Ustream.tv, Facebook Live and YouTube Live. Kauna-unahan, umagalang live video online TV live streaming sa bansa. Naklir na napaparabas ang audio sa radio, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar walang kuryente basta may baterya at signal, mapapanood live. Napatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagat, walang ikot, no battering. Pinoy Rapido Intermedia Philippines Online TV Broadcasting Social Media Net. This is Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts. Broadcasting from Barangay Barrera, Cabanatuan City. Mula noon hanggang ngayon, sa mahigit na 10 taong paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Diaryo ng Bayan, Radyo Diaryo at live streaming para sa Pilipinas.